kasing init ng tag-araw ang pagbati namin sa inyong mga tagapagtangkilik ng programang The Working President. Eto na ang summer pero dito makapipigil sa mga pagkilos ni Pangulong Arroyo para personal na tutukan ang mga isinasagawang proyekto at programa ng kanyang administrasyon. To kick off our show, featured natin sa unang segment ang bagong gawang Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX na bahagi ng Luzon Urban Beltway Development ng pamahalaan. Magandang balita ito para sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon na lubos na makikinabang sa infrastructure na ito. Ang SC-TEX para sa atin ito. Din ang hinintay ng mga taga Central Luzon para sa pagbubukas ng pinakamahaba at pinakamodernong tollway sa Pilipinas, ang Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX. Ang 93.77 mega highway ay nahahati sa dalawa, 50.5 kilometers mula Subic patungong Clark sa Package 1 at 43.27 kilometers naman mula Clark patungong Tarlac para sa Package 2. Umaabot ng humigit kumulang 27 billion pesos ang ginugol para sa proyektong ito na bahagi ng Luzon Urban Beltway o Super Region Program ni Pangulong Gloria. Ito ang magsisilbing gateway o bagong economic backbone para sa Central Luzon at mga kalapit na rehiyon. Pinagdudugtong kasi nito ang industrial park mula Tarlac, business hub at international airport mula sa Clark at seaport naman mula sa Subic. Isang mahalagang sangkap sa pandaigdigang kalakalan o ang import-export industry. World class ang standard sa ginamit natin dito. Bakit world class? Dahil yung design ay sinunod na natin ang ASTO, ang sabi ng ASTO standards, international standard. At saka merong mga ang feature nito, una, cement, asphalt, paved, merong surface drainage system. Yung tuwain na ginamit, yung bakal dyan ay all weather. Ibig sabihin, pangmatagalan na pre-maintenance. Tapos yung makita yung sa cut and fill section sa may bandang porak, ay ginawa ng slope protection. Gumamit tayo ng coconut net at saka hydro seeding. Kampanya tayo ngayon yung cost of doing business, kung pwede i-reduce. And through this highway or expressway, bababa ang gastos, ang cost to produce ng mga negosyo, lalo na itong mga investors dito sa Clark, no? At biro mo, pinagdugtong yung seaport at saka airport. So yung complementarity nito, malaking bagay. So kami na nasa labas ng mga pre-port, naghihintay kami ng spillover. At kagaya ng mga subcontracts, mga ganyan sa mga locators dito sa Clark and Subic. Malaking tulong din ang Subic-Clark-Tarlac Expressway sa mga kalapit bayan na maaambunan ng progreso sa nalalapit na pagbubukas nito ngayong buwan ng Abril. Ang San Fernando ay sentro ng Central Luzon. Maraming entrance exit ang San Fernando. Gateway siya ngayon. Ang aming nakikitang advantahe na ibibigay ng SC-TEX sa San Fernando, City of San Fernando, landlocked kami . Magkakaroon kami ngayon ng access sa dagat through the Subic Seaport. Pagkakaintindi ko, according to economists, pagka may dagat ka, may seaport, may airport pa tayo, malaki ang magbibigay na ganansya dito sa siyudad na San Fernando. Kahit hindi nakasentro, definitely magkakaroon ng ripple effect sa amin. At the same time, magkakaroon ng bypass naman sa Lubao, diretso sa Subic. So, hindi kami maiiwan. Ang SC-TEX din ang magbibigay daan para sa mas maraming trabaho sa pamamagitan ng pag-usbong ng mga industriya sa larangan ng information technology, food services, manpower services, tourism and recreation, education, telecommunications, medicine at agro industries. At nito lamang Semana Santa ay sinimulan na ang isang linggong dry run na may temang Handog ni Pangulong Gloria, Libreng Sakay sa SC-TEX, kung saan binuksan ang bahagi ng Subic at Clark ng libre sa mga motorista.
Matagal na namin hinihintay ito. Matagal na namin hinihingi sa national government at masayang-masaya kami. Gusto namin magpasalamat sa presidente at ngayon ay nagiging totoo na yung pangarap namin dito sa ating rehiyon. Sa business sector, malaking bagay ito. Ito magtitrigger ng malaking economic development dito sa Central Luzon. If not, kasama ang buong bansa dito. No? Ang unang-unang tatamaan dito yung tourism industry. Kung makikita ninyo ngayong Holy Week, binuksan, libre to give way sa mga travelers going to the western part of Region 3, which is the beaches. Ang biyahe lang dito, Subic to Clark, mga 30 minutes, 20 minutes to Tarlac. So bale, makasave ka from Subic to Angeles, makasave ka na about 1 hour. Sasubukan po natin, bigyan natin ng pagkakataon itong produkto ng ating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ito ay talagang todo sa kaunlaran ang ibinibigay ng ating Pangulong Gloria dito, lalo na po dito sa Central Luzon Region. Thank you to the President for finally effecting the completion of the Subic-Tarlac Expressway, Clark-Tarlac Expressway. Ito ang matagal na nating inaantay para ma-attract ang mga investors, lalo na yung mga airlines. Pag natapos ang North Rail System at nag-ooperate ito, wala nang dahilan para hindi maging number one sa progreso ang Central Luzon. Thank you, Mrs. President. Seryoso ang Pangulo na abutin ang mga targets ng kanyang economic agenda para sa bansa. Asahan niyong mas marami pang mga paglulunsad at pasinaya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas bago magtapos ang taong 2010. At bago kami magpaalam, we'd like to greet our working president a happy birthday. Sana'y patuloy kayong maging malakas at malusog para magampanan ang inyong mga tungkulin bilang leader ng bansa. Ako po si Jolina Magdangal, mabuhay kayong lahat. See you next week!